To share with you. Share with you. Mga tids, na-miss ko kayo. Na-miss nyo ba ako? Hello mga tids, ito si Mike Chila. And for today's vlog, I'm going to share with you three kinds of love, no? My baby. My baby. What's up, bro? So, there are three kinds of love I'm going to share with you para ma-measure natin nasan ba tayo ng klase ng estado ng pagmamahal, ano? Baka ito'y damdamin lang, baka ito'y nasa isip lang natin, baka crush lang to or admiration, infatuation, anything na pwede nating maramdaman, pero dapat meron tayong asukatan what kind of love is that. Kailangan natin malaman yon para maingatan natin at maging sigurado tayo sa pinapasok nating connection, relasyon, no? Baka itong ginagawa natin ay just for fling lang, no? Landi lang, o baka pa-cute lang, baka feelings lang to, baka mapahama ka o magastusan ka, kung ano-ano pang mga bagay na pwede nating maranasan if we do not know what kind of love what we are really feeling, no? Or nag-ramble na yung mga English. Kung ano ba talaga yung ating nararamdaman, ano? So number one, wait lang baby. Number one kind of love, phileo. No? Phileo came from Greek word phileo, na ang ibig sabihin is fatherly love or brotherly love. Na ibig sabihin, kahit walang mali siya, minamahal mo siya, inaalagaan mo siya, concern ka sa kanya, no? Nagbibigay ka ng time sa kanya, nagbibigay ka ng regalo sa kanya. Kung ano pa yung mga pwede mong ginagawa na pagpapadama ng pagmamahal without any malice, no? Or any sensual feelings, sex desire for him or for her. So yun po yung phileo, walang mali siya, walang iniisip o nararamdaman lust, because ano siya, brotherly love or fatherly love siya, no? Kagaya ng pagmamahal ng kapatid sa kapatid o sa magkakaibigan, di ba? Nagde-date yan na wala namang mali siya, walang sex na involved, walang feelings na involved na nagkakagustuhan, kundi they love each other, but they love each other because they are friends, no? They are brothers, they are sisters, they are family, ganun yan. Yung phileo love. And number two kind of love I'm going to share with you is erotic love. It comes from the Greek word eros, na ang ibig sabihin, erotic. Yung ano lang, love mo siya kasi sexy siya, meron kang pagnanasa sa kanya, meron kang gusto mong kumonekta sa kanya, gusto mong ayakap siya palagi, i-touch siya palagi. So it's all about sensual feelings, no? It's all about desiring her, desiring him, no? But it's all about physical attachment. It's all about emotional attachment, no? It's all about especially sexual arousal, sexual desire. So ganun lang siya, no? Pag ganun ang relasyon nyo, mahirap po yun, ano? Nakikipag-relasyon siya sa'yo kasi ang gusto niya lang ay makuha ka, makatabi ka, mahawakan ka, makiss ka. Pag puro ganun lang po ang relasyon, maaaring nagpo-fall yun sa erotic love or eros. Nasaan ka ba ngayon? Nasa phileo love? Kind of love? Nasa erotic love? Yun ba yung klase ng love na meron ka ngayon? So masusukat mo yun, no? Baka pagtingin mo, kaibigan lang, kaya hindi kayo pwedeng maging boyfriend, girlfriend, walang mali siya, friend lang kaya mo ibigay. Yung pangalawa naman, erotic love, baka yung love na to hindi naman talaga totoong love, kundi purus ano lang, purus sa tawag ng laman or init ng katawan lang. So erotic love po yan. The third kind of love I'm going to share with you is agape love. Agape love. Agape love, meron siyang dalawang meaning, no? Yung una ay
ito raw ay unconditional. Unconditional love. Yung walang hinihinging kapalit. Basta mahal ka niya, basta caring siya sa iyo, no? Basta concerned siya sa iyo, basta gusto kanyang bigyan ng time, gusto kanyang pagsilbihan, gusto kanyang i-date, gusto kanyang maging boyfriend or girlfriend, gusto kanyang mapangasawa, gusto kanyang makasama sa habang buhay, ano? Hindi lang yung desire, yung crush, infatuation, or meron siyang sexual desire sa iyo. Hindi lang yon, kundi willing siyang maging responsible na partner sa iyo, willing siyang makasama ka habang buhay, that is unconditional love, no? And the second meaning of this agape love is commitment. Yung commitment, sasamahan mo siya sa hirap at ginhawa. Ang bait-bait niya ngayon kapag nag-iba yung ugali niya dahil nagkaroon kayo ng kagipitan sa buhay, problema sa buhay, no? Eh, willing ka pa rin suportahan siya, willing ka pa rin unawain siya, willing ka pa rin magsakripisyo para sa kanya. Handa ka rin masaktan, handa kayong kumain ng kanin at toyo lang, asin at kanin lang. No? That is commitment. And you are willing to provide for her, or you are willing to get old with her or with him. So that is unconditional love, and that is commitment love. Because that is agape love, no? Yung agape love is you are willing to give your life with her, for her, or for him. Tatlong uri ng pagmamahal o love. Ano yung mga yon? Una ay phileo love. Pangalawa ay erotic love. At pangatlo, agape love. Sana masukat natin kung nasan tayo roon, at para alam natin kung paano tayo magre-response ng tama sa mga taong nasa harapan natin. Okay? So, sana po ay nakatulong sa inyo. At kung meron pa kayong ibang kind of love na alam, pwede nyo pong i-comment sa baba. Magtulong-tulong po tayo at lumago tayo at matuto tayo ng sama-sama. Maraming pong salamat. God bless you. This is Mike Chila. Please subscribe, like, and comment, and hit the bell button.